Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay August 22, 2022. So Monday na Monday, dinuguan yung market natin. At gaya ng expectation natin last Friday, sinundan po natin yung galaw ng ating US stock. So nag-drop din sila na malakas. Tapos ngayon, parang merong ulit shakeout dun sa US market natin. So medyo malakas yung drop natin. Kinain niya lahat ng gains natin, no, for the past week na trading kasi nag-drop yung indices natin ng negative 2.32%. So balik tayo 6,700 tingnan natin bukas, baka naman meron tayong bounce for tomorrow. So bantayin ulit natin si US market kasi sa ngayon siya yung sinusundan ng ating market. So meron tayong net foreign selling, so medyo mahina, negative 342 million naman dito sa ating PSE market. Ayan. So karamihan ng blue chip holders na kagaya natin, laglagan yung ating mga portfolio. So ito po yung mga nag-trending natin sa stocks natin. So over the weekends, meron tayong ginawa na vlog dito kay Espin Easy natin. So yun nga siya yung pinag-usapan ngayon dahil ngayon yung pinaka-ex date natin. So 1.5 pesos per share yung ating pinakaano naman sa kanya, stock rights offering. Ayan. So, nag-hold naman, di ba, yung theoretical kasi na ano niya, adjustment ng price, 1.65. So, ngayon, nag-close naman siya ng green. Nag-open siya around 1.65, no, yung galaw ni SPNEC natin. Okay? So, at least kahit pa paano, okay siya. Si SirTech natin, so pinag-usapan siguro kasi patuloy pa rin na bumabagsak yung mga prices natin. Si Apollo, so nakabawi siya nung ano, no, nung Friday, pero ngayon medyo nag-ano siya, profit taking. Actually ang expectation ko, personal expectation, kasi karamihan ng nandito sa listahan natin is yung ating mga mining, sa kanila yung sentiment ng market nung umaga sa kanila, pero pagdating ng hapon bumaliktad din yung mga prices nila, so nagkaroon din siya ng mga profit taking, pero nung umaga okay sila. Tapos si Converge, nagko-correct pa rin yung kanyang price action. So anyway, majority naman ng mga stocks natin for today, maliban siguro kay Emperador, di ba? Halos patuloy na nagkakaroon siya ng mga breakouts. Sino pa ba yung mga kumita ngayong araw na to? Si LBC. Pero hindi naman siya masyadong tradable, no? Pero si Emperador lang yung tanda ko na ano, maganda yung galaw for today naman. Okay, so yun lang yung ating mga trending stocks. And then as usual ulit, doon sa mga bago po dito sa ating trading channel, yung ating disclaimer, for education purposes lang po yung ating review. So personal opinion lang po to. So kayo na po bahala mag-decide kung gusto nyo mag-buy, sell, or hold ng mga stocks kasi merong ang risk na involved. Ayan. So double check mo na lang. Pero ako, nandun pa rin ako sa mga ano, fundamental stocks pa rin yung binabantayan natin. Especially ngayon, hindi pa rin stable yung footing ng ating market. So siguro na masyadong nabatak yung index natin. Kaya ngayon, ang lakas ng drop ng ating indices. Tapos ganun din, malakas din yung drop ng ating US market. So follow mo din ako guys dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka na lang kung gusto mo makareceive ng mga daily uploads natin, or kung gusto mo ng guide doon sa ating trading community, pwede kang sumali dito sa ating membership button dito. So pwede kang mag-join yan. Kung hindi naman, maraming salamat sa mga usual na nanonood dito sa channel natin, at patuloy po kayong sumusubaybay dito through thick and thin, kumbaga, kasi nga, di ba, minsan ilang buwan na pabagsak yung market natin, pero nagre-review pa rin tayo dito sa ating market. So check mo na lang. And then yung company reviews natin, yung ating mga sample trades sa PSE market, kailangan mo talaga mag-take profits, no, pag meron ng magandang run up si PSE, kasi wala naman talaga dire-diretso na umakyat, meron at merong pause yung ating market. So hopefully bukas maganda yung galaw niya. So technical analysis, so check mo na lang. Ganun din yung ating mga fundamentals, so yung ating mga risk management. Follow mo din ako guys dito sa ating Palabi Trader Crypto ko to. So dito naman nagre-review tayo ng ating mga play turn games. So check mo na lang po yung mga uploaded videos natin. So wala tayo ngayon, no. Monday pa lang naman. So check mo for the coming few days yung ating mga review dyan. Tapos follow mo ako guys dito sa ating Facebook account na Palabi Trader. Follow mo na lang kasi puno na yung mga friends natin, yung mga gusto mag-add, kasi 5K lang kasi yung maximum ni ano eh, YouTube Facebook natin. So follow mo na lang yung ating Facebook. So ito yung ginawa natin over the weekend, si SPNEC, kasi siya nga po yung pinag-usapan. And then yung ating Facebook page, so check mo din. Tapos dito minsan ilalagay tayo ng mga posts natin doon sa isang website natin. So Bodega Peak, para sa mga articles natin about sa PSE market, sa US market. And then lalagyan din natin siya ng about sa mga cryptocurrencies natin. So check mo na lang. And then recently, ito yung pinagkakabala natin. Gumagawa tayo ng articles dito kay money earners natin. So share lang naman natin yung mga ano, ginagawa natin na online side hustles or
side income. So, yan naman yung mga ano natin, isang way para dumami syempre. And then, ma-meet natin yung hinahanap natin na financial freedom, di ba? Hindi naman tayo pwedeng habang buhay nagtatrabaho, sabi nga nila. Ayan, so tingin tayo dito sa ating Twitter. Ayan, tingin natin yung summary ng ating index. So yun nga, net foreign selling tayo, 342.42 million. So pinaka-tinamaan, property talaga, no? Holding firms, finance, so lahat naman pala. Tapos ang medyo nakaligtas ng konti, si services sector natin. So mining, tinamaan, pero holding firms, yung mga big caps natin, finance, at saka dito sa all shares natin. So majority ng mga hawak natin, bumaliktad yung galawan ngayon. So 62 advancers, and then majority is decliners, 132 naman siya. Okay, Benguet Corporation, first up, net income climbs to 974 million. So meron pa rin pa isa-isa ng mga earnings, yung mga nahuli last time. DMW expects to add 200,000 square meters of gross leasable area. Okay, investors snap up Ayala Corporation. So last week to. And then merong column si ano, Ma'am April Tan. So basahin natin siya. Is this the start of a bull market, or sabi niya is bear market bounce? So pero nakalampas na tayo dun sa ano, sa 20% na down ng ating market, 'di ba? So hopefully hindi na tayo bear market bounce. PNB, sell of properties and reversals of provisioning drive out performance in second quarter. Dividend schedule. So check mo na to, guys, yung mga mahilig sa dividendo. Meron tayo kay Globe, Shell, SPNEC. Namimigay na rin si SPNEC ng dividends natin. Tapos may upcoming yatang ano, announcement si ano, To Trade Asia natin. S-West, earnings down by 43%. So hindi pala maganda yung earnings ni S-West natin. Ayan, so meron ulit dito. Yung only time will tell whether Philippine stocks are the start of bull market or just in a bear market rally. Ayan, so doon natin nakuha yung term na bear market bounce natin. Tapos EEIP to pursue more contracts and opportunities. RSI overbought, ito yung mga stocks natin. And then RSI oversold si Field Rate at saka si PSE natin. MAC, meron siyang expansion outside of NCR. Di ba, pumipitik yung price ni MAC. PICOR to spend up to 15 billion annually in the next 3 years. Tapos ito yung article natin kay SPNEC. Tapos coal miner SCC is considering diversifying into renewable energy. Bah, gusto na rin niya sa renewable energy, SRO. Ito yung pinaka-details natin kanina. Bali, makakabili tayo ng ano, yung mga may hawak po na SPNEC by listing date natin. Our deadline of subscription is August 30. So, yan yung umpisa niya. Tapos ang listing natin, yung mga naghanap, ayan, hindi ko nasagot kapon to, may tatanong sa amin. September 15 naman yung listing niya. Diyan naman ibibigay yung mga shares na mga nabili natin sa kanya. Hopefully, hindi na siya bumaba kasi ang ganda ng bounce na yun, yung ginawa niya. Kung strong siya, above ng 1.65, worth it yung ano, yung ating, kasi mga 10% yung ano niyan eh, yung upside, di ba? Medic profits fall amid weaker margins in first half, DMW, so mag-add nga siya. AP entered in partnership with MPC. PICOR spent 15 billion. SEB trimmed second quarter loss. SMC purchased the remaining bank gas of PNOC. Seven Corporation completed 161 new stores. Ayan, so nag-expand pala siya. Security Bank, second quarter surges 139%. Cebu increases flights, so ASEAN. At may mga share buyback si RLC, si MEG, at saka si SFA. ICT is offers high yields, can take a recession hit. It stays investment grade. So actually gusto ko rin itong si ICT kasi maganda yung kanyang fundamentals. Okay, tapos si Mac, meron siya dyan. SPNEC, so ang pag-usapan natin, galing kay To Trade natin. DTI to monitor sugar prices. Ang daming nire-raid na ano ngayon, ha? Mga imbakan ng sugar natin. SEB ramps up International Fight Network. SEC keen on pursuing 700 megawatt Kalaka expansion. NRCP is ano ba? 100 parang hindi naman siya nagkaroon ng earnings, no? BC is up siya ng 83%. Ayan, so okay din si Benguet, oh, nagpaparamdam. The three largest Philippine nickel miners, FNI, si Mark, at saka si Nickel natin. So nag-expect si ano, DA din. Parehas tayo dito kay DA Market Securities. Over the weekends, pinag-usapan namin sa group Zoom namin.
Maganda yung mining kasi meron siyang catalyst pero nagkaroon din siya ng profit taking eh. So hindi kasi maganda yung overall picture ng market natin. And then ito yung humila sa atin over the weekends, pinag-uusapan na is yung ating mga drop dito naman sa ating US market. Okay? So yun lang naman yung mga na-repeat natin. So check mo na lang, double check mo na lang po yung mga hawak mo ba kasama doon. At least meron silang catalyst naman. Okay? So guys ha, yung mga gustong sumali dito sa ating Patreon channel, yung mga gusto ng guide, trading community at saka learnings dito sa PSE market. So meron tayong mga stock picks, bodega picks dito. And then meron kami mga groups of meeting. So check mo na lang po kung appropriate sa'yo kung gusto mo ng guide dito sa ating PSE market naman. Okay? So, dyan naman yung pinaka-details niya. So, ito yung pinaka-ano natin. Summary ng ating market. So, makita mo dito, medyo malakas pala. Nagkaroon tayo ng magic closing na pabagsak. Talagang binagsak na niya. Nag-profit taking na yung iba kasi meron tayong negative 342 million na net sell. So, lumabas muna. Tinamaan yung mga big caps natin, no? AAB, JT Cab, ACSM. So, yung mga holdings natin yan. Tapos sa property, SM, si Meg, at saka si Ali. Andyan din siya. So, medyo maganda lang yung rebound si Jollibee. Ito si Emperador. Lakas ng galaw niya. Si Pure Gold, nag-start na bumawi. San Miguel, at saka si MPI natin. So, anyway, overall picture naman, hindi maganda yung, ano, yung market natin. So, 49% foreign and 51% local. Mahina tayo ngayon, 4.96 billion yung traded value. Tapos meron tayong loss, laki, negative 2.32%. Ayan. So, swerte mo kung hindi ka tinamaan sa lakas ng ano ng drop ng ating index for today. So, halos lahat is pinasadaan po niya. Okay, so bearish engulfing candle yung ating index. So, Lunes na Lunes, sabi natin. So, ngayon, resistance natin yung 6890, no, yung pinaka-peak natin. And then tingnan natin bukas kung kaya niya mag-stay above ng 6700 kasi yan yung initial na support, pinakamalapit na support or dito sa around 6000 dito sa candle natin ito. So sige, 6670, no, yung nakita natin sa kanya. So broken yung trend natin dito sa RSI, tingnan natin bukas. Parang may bounce. Tingin mo ba may bounce? Tingin ko may bounce bukas eh. Tingnan natin. Medyo optimistic lang siguro tayo sa market. Pero pag tinignan kasi natin yung US market natin ngayon, para malakas yung ano, correction nila, pag ganyang kalakas, in-expect natin after 2 days na malakas yung drop sa US market is meron naman tayo in-expect na rebound kahit papano. So S&P, negative 1.09, Dow Futures, negative 0.88%, and then negative 1.37 yung futures dito sa ating Nasdaq naman. Pero lahat naman eh, lahat nagbagsakan for today. So sa Europe, nagbabagsakan. Dito lang sa China, medyo okay, pero karamihan is lagapakan din dito sa, ano, sa Asian market. So tayo nga lang ang lakas, negative 2.32%. So wala naman tayo nakitang nabasa ng ibang negative news, overall picture, global at saka ASEAN markets or Asian markets. So most likely profit taking lang ng ating market yung ginagawa niya for today. So dito sa Bitcoin natin, so nagko-correct pa rin. Makita mo, mapula pa rin yung mga hawak natin. So BNB, buti nakabawi ito na $10. No? 280 plus na lang ito kanina umaga, yun yung sinilip ko. So bumawi siya. Pero the rest is majority din is nagbabagsakan din po dito po sa ating mga cryptocurrencies. Yung COVID cases natin, so medyo nagkaroon na yata siya ng peak, oh. Medyo bumabagsak, oh. 3,634. Pero yung pang-apat na case ng monkeypox natin, ah, dumadami po yung monkeypox. Ingat po kayo kasi hindi naman ano yan eh. True ano eh, yung mga liquids daw na ano eh. So ingat na lang kayo kung lumalabas kayo. So ewan ko, nakakatulong yung alcohol natin. Pero anyway, so yun yung pag-iingatan natin during the travel days natin. So especially ngayon, di ba? Malapit na yung December. So mag-uwi yan yung karamihan ng ating mga OFWs naman. So ingat-ingat na lang po. COVID or dun sa ating monkeypox naman. Okay? So pag-usapan natin yung ating mga trending stocks. Unahin natin si SPNEC. So actually good yung galaw niya kasi very strong. Nag-bounce siya after mag-drop niya dito sa 1.63. So 1.63 pala, no? Yung pinaka-opening natin. So yung iba kasi yung calculation 1.65. Pero okay na, di ba? Halos accurate naman. So tingnan natin for the coming few days kung ano ang mangyari sa kanya is bounce on support. Maganda yan kasi ang ngayon naman, di ba, 1.5 yung entitled dito sa kanya.
So meron na siya kaagad 11% na discount sa current price or advantage, di ba? Malaki na 'yan kung dividendo usapan, di ba? Yung mga dividends natin dati kina GMA, mabot siya ng more than 10%. So hopefully, ma-sustain niya yung current level niya. Kung hindi man, yung nakita natin na support sa kanya immediately is dito sa ano sa bandang baba. So pwedeng dito 1.48 or lagay na lang natin siya mga 1.54 kasi yan yung pinakamalapit na support level naman niya. So pwede rin yung current price location niya. Pero kung sakali lang magkaroon siya ng breakdown, watch out natin na hindi siya bumagsak ng 1.5 kasi advantage na natin yan eh. Kung meron kang hawak sa kanya dito sa ating stock rights offering, which is yung date nga is from August 30 yung pagbili, tapos listing is around September, tama ba? 15 o 5, yung nakita natin doon sa ating pinaka Twitter naman. So ngayon, ang gagawin lang natin, mag-observe lang tayo sa galaw niya. Siguro parang sideways pa rin yung tingin natin sa kanya kahit meron siyang parating na stock rights offering kasi maganda naman yung rebound niya. Pero lalagay na lang natin yung pinaka main resistance natin sa ngayon, 1.8, and then support natin is 1.55. So mahirap estimate yung current location niya kasi may sentiment to ng ating di ba, additional shares para dito kay SP and EC naman natin. Ayan. Tingnan natin for the coming few days kasi para na price in naman na yung ano, yung ating stock rights offering naman sa kanya. Di ba ganun din naman yung ano, nangyari kay PX natin last time. Kaya lang si PX, mas malakas yung drop niya eh. Itong drop na to nung magkaroon siya ng price adjustment sa kanyang stock price offering. Pero bumalik din naman siya. Yun nga lang, medyo matagal siya as compared dito kay SP and EC. Parang malakas naman siya kasi for the first day is kinaya naman niya. So tingnan na lang natin for the coming few days. Ayan. So at least meron siyang kahit pa paano, meron siyang strong indication na merong mga sumasalo dito kay SP and EC natin. Okay? So yung pinaka buyers and sellers, meron pa nga siyang gain for today. 1.21%, negative 2.8 million net sell. Abacos FMS ang buyer and then Tower Abacos yung ating pinaka main seller. Ayan. So ganyan lang muna yung ating sentiment kay SP and EC. Sirtec, so wala akong nakitang catalyst kay Sirtec. So pinag-usapan siya most likely kasi parang broken yung pinag-usapan natin na support last time dito sa MA100 which is yung ating 2.9. So broken na yan. Ngayon, tingnan natin kung ano ba yan, false breakdown. Bukas natin makita eh kung strong yung ano natin, 2.9 na support. So ano ba yan? False breakdown or talagang breakdown ng price? Then kung breakdown siya ng price, mag-aabang ulit tayo dito sa mga 2.8 peso level naman. Kasi medyo malaki din yung ano eh, yung volume na lumabas naman sa kanya. So broken trend to ah, si Sirtec. So ang asahan na lang natin is magkaroon siya ng sideways na movement for the coming few days. Naghahanap pa rin kasi siya ng support kaya mahirap din makita kung saan papunta yung ating pinaka-price action. So meron siyang loss, negative 2.68%, negative 8 million at foreign selling. Call Abacos ang buyer and then SB Equities. Abacos yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. So nasugod pa yung current prices po ni Sirtec natin. Apollo. So di ba medyo sumipa siya nung Thursday at saka Friday. Nagkaroon siya ng konting profit taking. So anyway, intact naman yung ano natin eh, yung ating technical indicators, ayan no. So kita pa rin naman na may pagka-bullish siya. And then buti na lang hindi ganoon kalaki yung drop ng ating price. Pero mind nyo lang, ito kasi si APL, medyo wala tayong makita ang fundamental sa kanya. Medyo lugi pa nga siya. And then hindi pa naman nag-start yung ilang taon na ba yung ano, MB Siphon 1 at saka MB Siphon 2 natin. So anyway, ang pinagbabasayan na lang natin is yung ating pinaka technical chart naman sa kanya, which is parang meron naman siyang demand kahit papaano. So meron siya loss na negative 2.44%, negative 364K yung ating net foreign selling. So Suncall ang buyer and then Suncall yung ating pinaka main seller. So intact pa naman yung ating trading chart. And then si Mark, tingnan natin, mining sector kasi yung pinag-usapan ngayon. Tsaka si MRC mamaya. So medyo bumaliktad siya, no? Kala ko okay na kanina eh. So umakyat pa siya ng up to 2%, no? Tapos nagkatakutan na. So anyway, so batayan lang natin. So parang nahirapan si ano si Mark. Pero yung candle niya kasi last Friday. Okay, so halos 7% lang, no? Aga mag-tipi ng ano ng ating mga traders. So anyway, nasa trading channel naman siya. Yun nga lang medyo nasa critical level yung ating RSI. So hopefully hindi siya mabasag. And then parang magko-correct yung sinasabi ng ating MACD kasi yung blue
nag-interact ngayon malapit dito sa ating pinaka red line naman. Pero bullish tayo dito sa ano, ito personal opinion lang naman. Bullish ako sa mining dahil doon sa tax na ilalagay doon sa bandang Indonesia naman. So, meron siya loss, -2.7%, -2 million net sell. Call FMS ang buyer and then Macquarie Abacus yung ating pinaka main seller. So, intact pa rin din yung ano, yung ating pinaka main channel. And then si Converge, so wala pa ano, that's pa si Converge natin. So actually nahirapan siyang lumampas ng ating MA20. Ngayon medyo may pattern na siya. Nagkakaroon siya ng mga lower high formation. So descending triangle yung pinaka picture na nakikita natin sa kanya. So baka mag-retest ulit tayo malapit dito sa 18.6 or siguro mga 18 point, tama mga 18.6 na support level naman. Ayan. So hindi na nakabangon tong si ano, Converge natin. Kita mo naman yung RSI natin hindi makalampas sa 50. So medyo bearish in the short term itong si Converge naman natin. So meron tayong loss -1.74%, -35 million. So medyo malaki yung lumabas. Macquarie BDO buyer and then Maybank Macquarie yung ating pinaka main seller naman. So wala pang buy signal si Converge natin. And then lastly, itong si MRC. So sinama natin sa listahan. Nagbago pala yung ano, trending stocks natin. So anyway, yung kinuha ko, hindi kasama si MRC ito. Pero nasilip ko bago tayo mag-review, kasama si MRC. Ngayon, nasa current resistance si, ano, si MRC natin. Pero mas maganda yung galaw niya, no? Kasi meron ka makikita na bullishness yung ating volume nandyan. Tapos yung kandila natin, medyo may konting untog kanina. Pero nag-steady naman siya above ng channel natin. Actually, parang nga siyang ano, parang flag formation tong nakikita natin sa kanya, di ba? Ganyan yung itsura ng ano, ng flag natin sa kanya, di ba? So, anyway, based sa kanyang technical chart is mukhang maganda yung ano, gustong puntahan nitong si MRC natin in the short term naman. Ayan, no? So, maganda rin yung galaw niya dito sa ano. Yung MACD formation natin is very bullish pa rin yung pinapakita dito kay MRC naman natin. Okay? So, meron tayong gain na 1%, 199K, net foreign buying. Call Abacus ang buyer, then Abacus FMS yung ating pinaka-main seller naman. So, buti pa ito si MRC. Good vibes yung ating stock sa kanya. Okay? So, yun lang muna yung ating review dito sa ating stock market. Malakas yung ano, yung shakeout na nangyari ngayon. So, parang kinain din niya yung gain natin for 1 week na trading. So, kaya nga dapat kahit pa paano, mag-take profits ka, no? Hindi mo kasi masabi kung anong gagalaw ng market. Minsan yung pera natin, naging bato pa, no? So, yan, oh, kinain lahat niya yung, ano, yung galaw ng majority ng ating mga blue chips naman. So, hopefully, bukas, makita natin si US market is mag-ano siya, mag-bounce. Kasi laki naman ng, ano, ng drop natin, 2%. Kung, alimbawa, mag-close ng green si US market, maganda na magkaroon ng bounce din si PSE. Kasi mukhang isage naman yung lakas ng drop niya for today or masyadong marami yung nag-profit taking. Okay? So, yun lang muna yung ating review dito sa ating market. So, please don't forget to subscribe dito sa ating YouTube channel. Join ka lang guys ha, kung gusto mo ng guide. Tapos yung ating crypto ko to, Facebook account, Facebook page. Follow mo na lang. Budeke Pick. So, gagawin tayo ng mga articles. And then, ganun din sa ating money earners. Ayan. So, check mo na lang po ha. Mga ano lang naman yan, mga inspirational na mga nagagawa natin. So kung ma-motivate tayo or ma-motivate yung mga kasama natin, yun na yung pinaka-main goal natin dito sa ating website. Tapos dito sa ating Twitter, follow mo. And then guys, ha, kung gusto mo ng guide sa ating PSE market, pwede ka mag-join dito sa ating Patreon channel naman. Okay? So yun lang muna, isang Red Monday. Kita po ulit tayo bukas.